sa ano po, di lang naman po angat sa buhay yung mga sumusuporta kay BBM, also yung mga nasalaylayan din na tinatawag nila. Yun po. Okay, last question po, John Mark. Ano pong gagawin nyo ngayon, ngayon na mukhang panalo na po si BBM? At kayo po mismo, ano pong gagawin nyo? Ano pong next step nyo ngayon? Nakasit kasi yung victory party eh. Oh, yes po. Opo, mag-victory party po at magkakaisa ulit ang mga Pilipino at isisigo ulit ang pula at verde. Tara, BBM and sana po. Okay, salamat po John. Thank you. Salamat po. Salamat sir. Sir, isang tanong. Ano pong message ninyo yung sa mga kabataan na naniniwala sa... Na ayan, sumusuporta kay Lenny. Sa mga kabataan po dyan na sumusuporta kay Lenny, ang tanong ko po sa inyo, ano po bang magandang ginawa ng mga Marcoses? Kapag wala po kayo nabanggit sa akin na kahit isa lang na magandang nagawa ni Marcos, anti-Marcos kayo. Kasi kitang-kita po natin ang mga nagawa niya, LRT, yung mga health center, Imelda, meron sa kaso. Kaya sabihin na natin may kaso. Pero... ano po ba nagawa natin ng first lady po natin? Yes. Grabe. Naranasan po ng ano mga taga-Tondo ang kumain ng champurado na ang chocolate is ibang bansa yung chocolate. So, paano naghirap ang Pilipinas? Although, yeah, sabihin na natin may naghirap, pero isa kang presidente, meron ka rin plus. Pero, kailangan natin tanggapin na may nagawa din siya. Yes. Yun. Sa pagtanggap po natin na may nagawa at hindi po nagawa si Ferdinand Marcos noon, tanggapin din po natin ngayon na may magagawa siya. Yes. Sobra pa, no? Sobra pa. At higit pa doon. At saka yung sa mga sinasabi ng mga new generation ngayon, mga kabataan, mga estudyante, kadalasan, si BBM daw ay mga anak daw ng magnanakaw, mga ganun. Ano pong masasabi natin doon, sir? Kung anak po man siya ng magnanakaw, ng Diktador. Diktador. Yes. Ay, naku, mas pipiliin ko ng si Duterte nga eh. Ano ba siya, palamura? Mamatay tao, sabi na. Hindi na lang din bubutuhin. Ano ba nangyari? Di ba ang ganda? Sinasabi nila sa Manila Bay na isang daliri lang. Trust the process. Opo. May proseso yan. At bago man nila nilagyan ang pondo yan, noon pa, hindi pa dumadating ang pandemya. Yes. Nakaano na. May pondo na. Oo, may pondo na. Bakit niya ipipilit na parang, dapat yung pera dito na lang sa pandemya. Hindi po natin alam yung nangyari eh. Ano po yan eh? Crisis po yan eh. Diba? Like parang bagyo, hindi natin alam kung kailan darating. Yes. Pero ano ba nangyari kay Duterte? Umahon naman ang Pilipinas. Yes. Diba? Tsaka may yung Clark International Airport, yung bago, bukas. Oo, na. Oo, grabe. Wala grabe nang ang ganda. Wala nang laglag bala. Oo. Ikaw pa naman. At totoo po, nabawasan po. Ako kampante na ako lumabas. I'm from Manila. Yes. Malapit po kami sa Tondo. At ang Tondo po talaga, marami po dyan, tapo talaga yan eh. Opo. Pero ano ba nangyari ngayon? Kampante na akong lumabas. Actually po, part po ako ng mga group, ng mga rollerbladers. Sumuporta po kami sa kanya, mga shout out sa mad rollers, at sinuportahan po namin si Bongbong Marcos sa kanyang pagtakbo sa business. Sir, balita ko sir, sa Tondo, may si Apo Lakay, mayroong pinagawa mga housing doon. Sobra, may pinagawa. Opo. Alam mo ba, marami akong friend doon na ang sabi nila, at hanggang ngayon, nakatayo pa rin yung binigay sa kanila ng mga Marcoses. Opo. Yung pa lang eh. Pero ano bang ginawa nung isa dyan, di ba? Parang ano ba yung tawag? Binalita pa eh, di ba? Parang kahon, di ba? Kahon ng ibon. Pero hindi lumilipad ngayon. Ito po, kaming mga agila si Duterte po. Yes. Lilipad talaga. Hindi lang kulungan ng Maya ang ipapatayo niya. Yes. Kundi kulungan ng Tigre. Yan, oh. Sobrang laki nun. Yan. Sir, salamat po. Ako na lang sa Magdanakaw na maraming nagawa. Doon na lang ako sa Magdanakaw na maraming magagawa. Ayan, totoo. Thank you, sir. Salamat maraming po. Maraming salamat po. Solid, isang sign naman dyan. Ayan, thank you. Actually, I not consider myself a solid. I am a supporter. Yan. Only a supporter. I am not fanatic. Yan. To any candidate. I can say na Magdanakaw siya. Opo. Yan. I am only a supporter, not a solid, not a pro. Yan po. Yan, salamat sir. Thank you so much po.
Ayan, nandito na yung mga kababayan natin rito. Grabe. Solid na solid. BBM Sara. Yan, may ano rito mga bayan. Mga, andito na yung mga mainstream media ng mga bias. Andito na. Sila pang nauna. talagang inis na inis tong mga to dahil yung kanilang tauhan talo na. Ito, rappler itong sa harapan natin. Rappler ito. Rappler itong nasa harapan natin mga bayan. Rappler ito. Mga media ito na mga bias. Sinisiraan. No? Thank you so much po. Salamat, salamat. Ayan, ito na po mga bayan ang ating inaantay natin. The attitude that was cancel culture. Number one, mass reporting, and then the most important thing that that they try to destroy us or to try to hate us is that to the point that their hatred, they're being clouded by their hatred to the point that their judgment is already gone. And it is actually not just that. If you come to think about it, that's where almost everyone is actually encouraging the youth to be on the opposite side rather than to encourage them to be on their side. And that's the most important, that's the most critical thing that the other camp is actually trying to build to do. Instead of trying to convince them to be on their side, it actually literally does the opposite. In which yesterday, as you tried to interview me, that is actually where it began, the real results, wherein the other camp is just 10 million and the other one is just 20 million. And actually the result says it all, guys, right? And that is actually where to prove that their attitude is actually the reason why they lost. It is actually not the leader itself is the fault, it's actually the supporters within themselves. And that actually proves that who you vote for does not actually reflect you. It is actually you the one who reflects who that candidate is. So it's actually literally the opposite of what you're thinking right now. Well, and that is actually galing. What the principles of wokeism here in our country as well. So with that said, I thank you. And actually shout out to our fellow youth, the BBMYM youth. Yan. Are you all in the same organization? Yeah, we're all in the same organization. So it's important. Solid, solid, solid. Grabe. Grabe ng mga batang ito. Head to Rizal. There's one from Zambales, right? Zambales, Cavite. And from Manila and from Bulacan. Cavite, mga solid yan, mga bayan. All of us came from different parts of the province. Bila kayo, hindi ko number niyo. Hindi ko number niyo. Yeah. Thank you so much, ma'am. Ito mga youth, mga bani, Sir BBM. Sambales, Manila. Ayan, nandito ngayon. Ayan, like, share, subscribe. Thank you so much po, mga bayan. Salamat, salamat, mga bayan. Grabe. Mga solid po, mga supporter, Sir BBM. Grabe. Ang dami ng tao rito, mga bayan.